nag-stop kami pa Zamboanga. Tapos nag-stay kami ng overnight sa Zamboanga. Then, kinabukasan po, lumipad naman po kami from Zamboanga to Tawi-Tawi. Pagdating namin po sa Tawi-Tawi, sumakay naman po kami ulit ng tricycle papuntang Old Chinese Port. Yun yung ruta na ginagamit ng mga human trafficker. Pagdating po namin sa Old Chinese Port or Bungao Port, sumakay po kami ng lancha. Mga ilang pasahero? Siguro po, estimated ko po nasa 40 to 60 passengers. May nag-expect mo na? Wala po. Bumili lang po kami ng ticket. Yan yung lancha. Sir. At kumakarga ng 40 passengers. So, gusto ko ngayong araw na ito, i-text mo, tawagan mo yung commander nyo sa Tawi-Tawi po ito? Yes po. Sa Tawi-Tawi na magbantay sa Bungao Port. Pag may narinig pa po ako ulit na complaint na isang mga kababayan natin na dumaan dyan at hindi naharang ng Coast Guard at na nakalabas ng bansa at nakapunta sa, say, Thailand, Bangkok, babalikan ko kayo, sir. Again, Philippine Coast Guard, Marina, may problema na naman tayo. Ayan, oh, punong-puno ng maleta at hindi dapat ganun yung... Sige, pagkatapos, ma'am, nung makikin itong lansya, itong bangka. Pumasok po kami sa Sitangkay at hinanap po yung contact person ng nagpaalis sa amin na nagmangalang Black. Black? Bakit Black? Black siya kung ipo-pronounce natin, pero sa malayo is Black. Then, from 2:30 AM po, nag-ano na naman po kami, sumakay na naman po kami ng bangka. Ano na bangka na naman? Opo. Okay. Saan papunta? Papunta naman pong Simpor na Saba. Ngayon naman, meron tayong mga complainant dito. Na lumapit sa office ko, makinig siguro mabuti ang Philippine Coast Guard natin and then the DMW as well, kung paano sila nakalabas from the Philippines going to Kuala Lumpur at ang dami ng dinaanan at sobrang kalbaryo yung kanilang dinaanan. Kakausapin natin si alias Karen, alias lamang niya ito. Ma'am, ikwento niyo po yung pag-alis ninyo, doon lang sa anong mga dinaanan ninyo. Okay po. Saan kayo una nag-alis? From Manila alis? Po, lumipad po kami to Zamboanga. Manila? From Terminal 2. Terminal 2? Opo. Okay. Tapos lumipad kami pa Zamboanga. Tapos nag-stay kami ng overnight sa Zamboanga. Okay. Then, kinabukasan po, lumipad naman po kami from Zamboanga to Tawi-Tawi. Okay. So natulog ata kayo sa airport yung sabi sa akin? Apo, sir. Sige. And then pagdating na Tawi-Tawi? Pagdating namin po sa Tawi-Tawi, sumakay naman po kami ulit ng tricycle papuntang Old Chinese Port or Bungao. Old Chinese Port? Opo, na pinatawag nila. Alright. Philippine Coast Guard, meron ba tayong mga tao dun sa Old Chinese Port? Doon po sa Bungao Tawi-Tawi, meron po tayong mga tao, Your Honor. Doon po sa, again, yung commercial ports po, passenger and cargoes, meron po tayong mga tao. Di ko lang alam kung anong particular po, kung pier mismo na, sorry, Your Honor, yun lamang po. I don't want to. Sige. Kasi, yun yung ruta na ginagamit ng mga human trafficker. So, dapat talaga may bantay doon ng Philippine Coast Guard. Proceed, ma'am. Okay. Pagdating po namin sa Old Chinese Port or Bungao Port, sumakay po kami ng lancha. Lancha. So, okay. Ibig sabihin, dapat yun ay jurisdiction ng Philippine Coast Guard. Lahat ng lancha na alis, chine-check. Dapat may manifesto. Your Honor, if I may po. Yan din po ang isang limitation, Your Honor. Kagaya ng sinasabi ko, doon po kasi sa area, sa Tawi-Tawi, halos lahat ng mga bahay po doon may sariling bangka. Yung iba po maliit lang, dikatig. Yung iba naman po ay, ang design niya talaga, parang bigger boat, mahaba po yan, medyo may paangat po yung harapan, na typical pong ginagamit nila for fishing, for marketing. Iyon ang isang worry po natin. Kasi po, parang sasakyan, ito po ay private nila. Hindi naman po yan common carrier na may pangkisa. At hindi naman po dumadaan sa pier kung nasa ng Coast Guard. Ilalim lamang ng sorry po ha, pasensya na ko doon. Sandali, lansya, mga ilang pasahero? Siguro po, estimated ko po nasa 40 to 60 passengers. 40 to 60, dapat yun. Chine-check na po yun, commercial na po yun.
If I may po, Your Honor. So, kung ganun po, sorry po, yung kasi ang dinig ko is lansa. Kung ganun na lansa po talaga, Your Honor, may pasahero, dapat po talaga na-inspect niya natin before departure. May nag-inspect? Wala. Wala po. Binili lang po kami ng ticket. At walang sumampa ng Philippine Coast Guard. Meron kayo mga life vest doon? Wala po. Wala po kaming life vest. Wala ka nakitang life vest doon sa lansa? Wala po. Paano kung lumubog yung lansa? Maraming mamatay. Ito po ay medyo mali sa dapat na procedure po. Dahil ang Philippine Coast Guard po, maaring hindi isa-isahin yung pasahero, pero yung bilang, sinasabi po yan. Maaring hindi po niya nakita, pero nandun po ang tao natin, pasakay pa lang kayo, may counter po kasi yan. So ngayon, yung pagsuot po ng life jacket, dapat po, requirement po yan dun sa operator o master. Ayan po, oh. Yes, po. Yan yung picture. Hindi, yung una muna, huwag mo na magalaw. Steady dyan. Yan po. Yan yung lansa. Sinasabi. Yes, po, sir. At kumakarga ng 40 passengers. At dapat chinecheck ng Philippine Coast Guard dyan to make sure na seaworthy yan. At kung may mga papeles na tama at kung yung number of passengers tumutugma doon sa capacity na kayang kargahin ng lansa na yan at yung number of passengers dapat ganun din yung number of life vests. So in this case, tumbang ka na ito, parang bubulok-bulok, kakarag-karag, eh kung yan ay lumubog, at marami doon, di ba rin lumangoy, patay. Yari. So anong naging problema dito, sir? May mga violation po tayo ng SOP po natin. Tawag po natin dito PDI, Pre-Departure Inspection, or Coast Guard Station Commander, Substation Commander. So may violation sa part ninyo? Opo, sir. Kung yung po pagkakasabi ng ating witness, doon pa lamang po may violation po kasi dapat po tinitignan niya at kasama ng operator o master po o kapitan nito, ang mga life jacket ready, kung hindi man nakasot, alam nila kung nasaan at inap po ito. Sa palagay niyo po, yung visual lang, ano, kasi Coast Guard kayo, dapat expert po kayo sa tingin lang. Opo. Tulad na sinabi na nga ng immigration, titingnan lang yung passport, alam niya kung yun ay legit o hindi. Now, sa tingin mo yung lansa na yan, seaworthy ba yan? At karapat-dapat na kumarga ng 40 to 50 passengers? Tingnan mo, sir. Yeah, sir, Your Honor, ito po ay parang hindi naman po napaka seaworthy at wala rin naman na pinakapangit. Pero kung titignan po, moderately seaworthy po ito. Kung titignan ko po, Your Honor, kasi mas pinturado pa nga po ito. Maayos po yung kanyang pagkakasto ng cargo niya sa harapan. At kung makita mo po, may lashing naman at may enough naman po. Hindi nga lang, Your Honor, na typical na sana gusto natin lahat mas maganda, mas bago. Ito po how kasi, would you know? Sabi mo, moderately seaworthy. Hindi ko pa nakikita ang mga papeles. So anyway, pinagtinan ko lang sa visual lamang po, Your Honor. Answering to your question, okay. Your Honor. So next time, anong pangalan ulit niyan, Ma'am Karen? Anong pier na yan? Bungaoport po. Bungaoport. So, gusto ko ngayong araw na ito, i-text mo, tawagan mo yung commander nyo sa Tawi-Tawi po ito? Yes po. Sa Tawi-Tawi na magbantay sa Bungaoport. Pag may narinig pa po ako ulit na complaint na isang mga kababayan natin na dumaan dyan at hindi naharang ng Coast Guard at na nakalabas ng bansa at nakapunta sa, say, Thailand, Bangkok, babalikan ko kayo, sir. Yes, Your Honor, we will do that. If I may, Your Honor. Kasama ko po ngayon yung aking mga investigador, ang IDMS po ng Coast Guard, Investigation Detection Management Service. Nasabihan po kasi kami na pupunta po rito si Ma'am Karen. So nandyan na po yung aming mga investigator. We will talk to her. At kung sino po yung may kapabayan, including our Coast Guard personnel na nagkaroon po ng negligence in this case, at yung mga naging involved po na kung saan nagkaroon ng trafficking, makaasa po kayo. We will file cases po. We will make sure. Hindi lamang po yun sila na involved, pati yung operator owner po ng sasakyan na ito. Because hindi po mangyayari ito kung walang kapabayan or may intentional po na gumawa tagalan ng ating violation ng law. So, from now on, wala nang lansa na alis ng Bungaw pier ng hindi na-inspect ng Philippine Coast Guard. At siguraduhin lahat ng mga lansa na umalis dyan, seaworthy and at the same time, kung si worthy man sila, yung kanilang life vest jacket or life jacket tugma doon sa number of passengers. Okay, sir?
Yes, Your Honor, we will do that po. Ako po ang mag-guarantee sa inyo, Your Honor. And I will send report of park compliance together with photographs po just to satisfy po yung ating inquiry. Thank you, Your Honor. Okay. Meron ba taga DILG rito? Yes, Your Honor. Asik Romeo Benitez. Good afternoon, Your Honor. Okay, sa case nitong Tawi-Tawi, ito po yung ginagamit regular na rota ng mga human trafficker. Paano natin ma-disseminate itong information ito sa mga taga-LGU para mabantayan? Eh, dapat alam ito ng mga mayor. Say, yes, Your Honor. Now, in view and pursuant to the power of the Secretary of the DILG to oversee and to ensure compliance of our laws by our LGUs and their officials. This is well within the purview of the Secretary's authority, and we will bring this matter to the Secretary to ensure that there is a proper directive, memorandum, or even advisories under pain of punishment if there are local chief executives now who will fail to heed the directive of ensuring that these laws are properly put into application or provision, Your Honor, please. And incidentally, the province of Sulu in the latest decision of the Supreme Court was already excluded by the High Court from the coverage of the Bangsamoro Organic Law. I think this is a welcome development, because before, Sulu used to be part of the Bangsamoro Autonomous Region. But with this particular ruling of the Supreme Court, although we still have to wait for the finality and for the proper guidelines on how to implement this court's pronouncement. But we do consider this as a welcome development. Now, it appearing that the province of Sulu now, particularly the place of Bongao, may now be placed under the coverage of the President of the Secretary's power of oversight, as this power was delegated to him by the President under AO 267, Your Honor, please. Okay. Thank you, sir. Now, Ma'am Karen, continue please. So from Bungao, sumakay ka ng lansya. From Bungao Port po, siguro almost 2 hours. Binaba naman po kami sa medyo malapit sa Sitangkay. Sitangkay po. Sitangkay. Opo. Tawi-Tawi pa rin po ito. Opo. Part ng pinakadulo na po. Okay. Sa Sitangkay, ano pong nangyari? Since hindi makapasok yung lansya doon sa pinakalooban po, binaba kami sa medyo mataas pa yung tubig. Mm. And then nag-transfer po kami sa isang bangka, maliit na bangka. Mm-hmm. Yung parang paangat yung sa unahan na demotor po. Parang pamboat, ano? Parang po. Okay. So sumakay ka dun sa pamboat. Ay, yan na po yun? Apo, yan po. Okay. Tako po. Delikado yan ah. Eh, kung nagkaroon ng alon, malaking alon, pwedeng tumaob. Yes po, sir. Again, Philippine Coast Guard. Marina, may problema na naman tayo. Ayan, oh, punong-puno ng maleta at hindi dapat ganun yung sistema na pupunuin mo ng maleta yung bangka. Kunting alon lang yan, tataob. Wala bang monitoring, Marina? Tungkol dyan? Anyway, Coast Guard and Marina? Sir, if I may po. Pag mga ganitong sizes po kasi, we monitor po based dun sa gross tonnage ng vessels. Pag ganito po kaliit, we do not monitor na po pag ganito. So, sino dapat mo-monitor yung safety niya? So, ibig sabihin, pag maliit ka, pag malaki ka lang, eh, pero maliit ka lang, hindi ka namin papansinin. So, lahat ng mga maliliit, pwede na po mag-violate. Sir, if I may po, LGUs na po, pag ganito po ka-small. Okay. DILG? Well, if that is the case, Your Honor, as long as it is within the power of oversight of the department, then we will monitor. Yes, pakipadala lang po kayo ng direktiba sa mga mayors na i-monitor yung mga pier, yung mga maliliit na bangka na bago pumalaot. Siguro mag-form sila ng mga special task force. Kaya naman ang munisipyo yan, kahit na mga 3, 4, 5 tao. Huwag payagan itong mga ganitong pambot na magkarga ng punuin ng maleta at ng mga tao. Nakakatakot po. Wala po kayong nakitang life vest doon.
Wala po, kundi empty bottle lang po. Sa ganyang bangka po, wala po. Okay. Sige, pagkatapos ma'am, nung makikin itong lansya, itong bangka. Pumasok po kami sa Sitangkay. Mm-hmm. At hinanap po yung contact person ng nagpaalis sa amin na nagmangalang Black. Black? Bakit Black? Black siya kung ipopronounce natin, pero sa malayo is Black. Tausod po siya. Okay. So ngayon, hinanap niyo po si Black? Opo. Nagstay po kami dun until 10 p.m. po. Mm-hmm. Pagkatapos po? Pagkatapos po, nung 10 p.m. po ng gabi, pinapack up po kami kasi andan na daw po yung sundo naming another bangka. Mm-hmm. Okay, another bangka na naman? Opo. Alright. So sumakay ka nung doon sa another bangka. Anong lugar na po ito? Sitangkay pa din po. From bahay po ni Black, umalis po kami ng 10 p.m. Siguro mga almost 1 hour po. Mm-hmm. Nagstay po kami sa isang floating open na bahay siya. Na nakalutang sa tubig po. Okay. Nagstay po kami doon ng more than 2 hours. Then from 2:30 a.m. po, nag-ano na naman po kami, sumakay na naman po kami ng bangka. Another bangka na naman? Opo. Okay. Sa papunta? Papunta naman pong Simporna, Saba. Simporna, Saba na? Opo. Okay. Lampas na ng Pilipinas yun? Opo, sir. So, walang Coast Guard? Wala po. Doon? Wala po. Puro lang po lahat bankero. Bali, mga apat na bangka po. Yung dalawa yung sa amin, tig-isa. Sa isang bangka, dalawa kami. Sa isang bangka po, apat. Tapos may nakita pa po kami na dalawang bangka. Siguro po yun yung mga pangligaw kung sakali may checkpoint. So nakalabas na kayo ng Pilipinas? Opo, sir. Okay, at nasa Saba na kayo? Opo, dumating po kami sa Saba past 5. Magsi-6 a.m. na po. Okay. Pagdating sa Sabah, Malaysia? Pagdating po sa Simporna, Sabah, nagstay po kami doon. Simporna, Sabah, okay. Nagstay po kami doon until evening naman po. Okay. Tapos, alas 7 ng gabi po or 8, sumakay naman po kami ng Hilux, dalawang Hilux. Okay. May po ng contact person din ang nagpaalis sa amin. Papunta naman po yon from Simporna to Kota Kinabalu, Sabah. Kota Kinabalu sa Sabah. Opo, sir. Ilang oras yung biyahe? As far as I remember po, almost 6 hours. Wow. By land po. By land, okay. So pagdating po sa Kota Kinabalu? Pagdating namin sa Kota Kinabalu po, nagstay po kami ulit sa hotel for 4 days. Okay. Opo. And then? And then, before ng flight namin po, 2 days before our flight, may kumuha po ng passport namin para sa tinatawag nilang chop-chop. Chop-chop? Bakit chop-chop? Chop-chop po is tatatakan lang nila pero walang, hindi lalabas yung pangalan namin sa system. At meron silang contact person doon sa KK Airport na immigration officer. Okay. After that, ano po nangyari? August 13 po ng gabi, flight na po namin. May sinend po sa amin yung contact person na picture kung saan po kami pipila na immigration officer or saan na counter. So, ibig sabihin, yung immigration officer na pipilahan nyo, kasabat yun? Opo, sir. Okay. Opo. Pagdating nyo doon sa counter na yun, pagdating sa immigration officer, anong nangyari? Po siya na may itatype or magtatanong, tapos yun na po. Tuloy-tuloy na po. Smooth na po yung biyahe namin. So, nung nakalampas po kasi immigration, ano po nangyari sunod? Lumipad kami papuntang Kuala Lumpur po. Okay. Ilang oras po from the... Kuala Lumpur, 2 hours. Okay. 1 hour and a half. 1 and a half hour. Pagdating po ng Kuala Lumpur? Pagdating po ng Kuala Lumpur, ando na po yung nag-arrange ng ano namin. Ando na po siya. Sinundo na po kami. Okay, saan po kayo dinala? Dinala po kami sa isang condo na sinasabi niyang condo ng kaibigan niya. Okay. We are 6 po. 3 of us nagstay dito ng 2 weeks. Okay. Tapos bumiyahe naman po kami by bus papuntang Changlun. Changlun is dulo na siya ng Malaysia, border ng Malaysia and Thailand. Okay. Pagdating po, nagstay naman po kami ulit na sa hotel ng 5 days.
August 29 po ng 5 a.m. may kumatok po sa hotel namin. Mm-hmm. Yun na po yung sundo namin. Okay. Pinagkasya po kami sa isang maliit na sasakyan. Dala-dala po yung tatlo naming bagahe. Tapos umikot lang po at paharurot ng takbo at binababo kami sa madilim na bahagi ng lugar na yun. Okay. Pagdabas po sa amin, pinababa kami ng driver. May pumasok na tatlong lalaki doon sa sasakyan. Pinaiwan yung bagahe namin. At ilang segundo lang po nakalipas, may nagbigay ng go signal namin para bumaba sa bangin. Bangin? Bumaba sa bangin? Opo. Ba't kayo bababa sa bangin? Bababa po ng bangin, tapos papasok ng tunnel. Okay. Yun ang way papunta sa tunnel. Opo. Tapos nagstay po kami ng ilang minuto doon. After ng ilang minuto, anong nangyari po? Dumating yung mga mag-assist sa amin, Thailander po. Bumaba na naman kami ulit po, papuntang ilog. Kinawid namin yung ilog. Okay. Opo. Tapos inakyat namin yung apat na bundok. Apat na bundok? Opo, sure. Ilang oras nyo po inakyat yung apat na bundok? 6 hours po. By foot? Opo, sure. Okay. Understand, isa sa inyo, isa sa mga kasama mo, nahimatay. Opo, nahimatay po yung kasamaan ko, ito po. Ayan. Si Mr. Chester. Okay, 6 hours kayo naglakad at maputik. At sobrang taas po ng bundok. Bali dyan po, medyo maliwanag na dyan, patag na po yung dadaanan. Okay. Opo, sir. After na 6 hours na paglalakad ninyo sa apat na bundok, narating niyo po ang destinasyon niyo, ano po yung lugar na yon? Ay, nakita po kami ng parang barbed wire. Yun lang po yung bubuksan, tapos papasok po kami, isasara po nila ulit. Yun na po yung border ng Thailand. Oh, at wala kang nakita ang mga border patrol? Eh, wala pa po. So, pagdating niyo po sa Thailand, after, may sumundo po ulit sa amin ang dalawang motorcycle. Mm-hmm. Papunta naman po yun sa Giba na bahay. Nagstay po kami ng 1 hour mahigit, tapos dumating yung pick-up na magsusundo sa amin. Okay. Tapos okay sundo ng pick-up? Pag sundo po sa amin yung pick-up, huminto po muna kami sa hindi pa nakakalayo dun sa Giba na bahay. Nag-transfer po kami ulit sa isang pick-up na naman po. Okay. Yung pick-up na yun, ang huling pick-up po, dinerecho po kami sa Pidang Bizar, na katabi nun is custom po at saka immigration. Okay. Binaba yung backpack namin po, tapos pinapasok kami dun sa immigration office at tinatakan po yung passport namin. Yun po ay meron, lalabas po talaga sa system. Yun, nakapasok na, hindi na kunyari-kunyari yung immigration officer. May mga fingerprints na po. Okay. So after that? Hinatid kami ng ahente papuntang hotel po. Okay. Ilang araw ka nag-stay sa hotel? Sorry po? Ilang araw po ka nag-stay sa hotel? Stay kami sa hotel siguro 2 days po. Okay, after 2 days? After 2 days po, nag-flight naman po kami August 31 papuntang Bangkok, Thailand. Ang dami yung dinanganan. Sir. Grabe, okay. So pagdating ng Bangkok, Thailand? Pagdating ng Bangkok, Thailand, since na September 1 pa po yung flight namin pa Europe, nag-book po ulit ng hotel yung nagpaalis sa amin. Nag-stay po kami ng one night until September 1 ng tanghali po. Okay, after nung September 1 ng tanghali? Pumunta po kami, diretso po kami sa airport sa Suvarnabhumi. Doon po kami nag-stay hanggang makapag-check-in po kami. At saan-saan na papunta yung flight? Papunta po sana Korea for layover. Sa Korea for layover? Opo. Okay. 5 hours na layover po papuntang Europe. So ano nangyari po doon? 7:30 po, pumila na po kami para sa check-in. Yun na po, nagtaka na po yung nasa counter. Kinuha yung passport namin at saka yung working permit na dala-dala namin. Okay. At yun, doon nalaman na yung working permit ninyo ay... Una po is nagtaka siya, kung magtatrabaho daw po kami sa Europe, bakit wala kaming bagahe na i-check in? Kasi nga yung bagahe niya kinuha, no? Opo. Okay, kinuha nung... Nung ahente po. Ahente. Na nagsundo sa amin. Mm-hmm. So, nagtaka na, kapag taka nga naman, pupunta ka ng Europe, wala kang dalang bagahe. Opo. So, ano pong sinabi niyo? Marami po siyang nagbusisi po siya dun sa system. Tapos maya-maya po sabi niya, upo po muna kayo, i-verify ko lang po.
Okay. Siguro after 30 minutes po, may lumapit po sa amin na babae, staff din po. Sabi niya, I'm so sorry you cannot fly tonight and I cannot guarantee you that you can travel to another country. Dahil? Siyempre, confident po kami na makakaalis kami na legal kasi may papers naman po kami kompleto. Sabi ko po, pwede po ba namin malaman ko ano yung dahilan? Sabi niya po, is immigration problem. Meaning, yung working permit ninyo at working visa. At working visa ay fake. Opo. So, ano pong nangyari? After that po, kanya-kanya na po kami tawag sa pamilya namin. Tapos, yung contact person namin nag-book ulit po ng hotel. Nag-stay po kami doon ng ilang araw po. Tapos, naisipan ko mag-check ng working visa. I-verify ko kung legit ba siya. September 3 po, nalaman ko na fake yung working visa na hawak namin. Doon yun na na-realize na wala na kayong pag-asa makalabas ng bansa. Opo. Tapos, before ko po na-verify na fake yung hawak namin na working visa, nagbigay po ng another plan yung contact namin. Hmm. Opo. Anong plano? Ang gusto niya po mangyari is kukuha po siya ng e-visa sa amin. At baka sakali siya na kung sakali maglabas po kami ng another 10,000 mahigit po para sa e-visa. Humingi ulit ng pera? Opo, going to Turkey naman po. Pumayag kayo? Hindi po. Una sa lahat, wala na po kaming mailalabas na pera kasi hindi na-refund sa amin yung plane ticket. Okay, in short, hindi natuloy yung transaction na yun and then hanggang sa tumawag kayo sa amin. Opo, sir. And I would like to thank the DMW doon sa naging mabilis ang action ninyo, agad na rescue sila. Dalawang team po yun, isang team. Nasaan na po? Yeah, good afternoon po, Mr. Chair, and to my colleagues in government. Yes po, we were able to repatriate the victims and we were able to provide all forms of assistance under the programs of the Department of Migrant Workers. And we filed the proper and appropriate case for large-scale illegal recruitment against the perpetrators of this heinous offense, Mr. Chair. Saan po yung isang team? Kasi dalawang team yan eh. Okay, wala yun. Yung isa po, nasa kwan, OWA team and DMW team, kasama rin po yung migrant victim, workers. Dalawang ano yan, di ba? Yes po, nasa Kuala Lumpur, Malaysia po sila. Yeah, yung kasamahan po nila, Mr. Chair, sa Kuala Lumpur pa, they will be repatriated soon. We are just arranging some documentations with our MWO for the proper repatriation. Pero safe na sila? Yes, sir. Yes, sir. Okay. May ba ganitong klaseng mga kaso na rin kayo na using backdoor at na ta-traffic yung mga kababayan natin? Sir, yung kwento po ni Karen is a perfect example of an human trafficking and illegal recruitment. And the DMW has set in place several layers of protection in order to avoid illicit activities conducted by illicit groups victimizing our OFWs for overseas employment. Unang-una po, with all due respect to Karen, they violated all layers we presented for protection. They have to go through, number one, to the DMW. Kinakailangan po talaga dadaan sila sa Department of Migrant Workers for proper documentation. Pangalawa, they have go through the process of the MWO, yung Migrant Workers Office po natin doon sa destination country. Kinakailangan i-check po yung employer. Pangatlo, oras na alis po sila, they will have to go through the BI, the Bureau of Immigration for the Departure Formalities. I-check po ng BI yan kung meron silang tinatawag na OEC, yung Overseas Employment Certificate, which is linked from our database sa DMW to the BI system online. And makikita po doon kung sila ay properly documented. Ang third layer po natin, hindi po sila dumaan sa private recruitment agency na licensed by the DMW to offer an employment contract abroad. Lahat po yun, hindi po nila dinaanan. Kaya po tayo sa DMW, we are very much doon po sa tinatawag na public information campaign. We converge with all interagencies and the LGUs to properly inform our prospective OFWs kung ano po yung process for a safe and regular migration process po, Mr. Chair. Just what I recommend, Yusek Olalia, sa lahat ng mga airports, yung bang
backdoor kung tawagin, dulo na ng Pilipinas, Tawi-Tawi, Zamboanga, at iba pang mga airports na jumping point from kung saan yun bababa yung mga pasahero at sasakyan ng bangka. Maglagay kayo ng mga karatula. Makipag-coordinate kayo sa airport authorities doon. Karatula to remind the passengers na baka ikaw ay biktima na ng human trafficking. A, kung ikaw ay hindi dumaan sa DMW, or B, kung ikaw ay papunta ng ibang bansa para pinangkontrabaho. Reminder, and then kung ikaw ito, better not continue anymore dahil itong pwedeng mangyari sa iyo. And then contact this number. Pwede ho bang ganon? Yes, sir. Very important po yung suggestion yung Mr. Chair. So meron sigurong close coordination sa airport authorities pati sa DMW para yung tao na basa niya o nga pala wala ako, hindi ako dumaan sa DMW at lalabas ako ng bansa sa hindi tamang paraan, nagbago, tatawagan kayo. Yeah. Diba? Yes, Mr. Chair. So you can do that, right? Yes, Mr. Chair. Thank you, sir. Kailan po ilalagay yung karatula? We will coordinate with all our offices. We have regional offices, especially sa South po. Meron po kami sa Zamboanga. And we will coordinate with the proper LGU. No, may convergence po kami dyan. I-anticipate po namin na makikipag-usap po yung aming regional director doon sa lahat ng LGUs involved, especially doon sa Tawi-Tawi, support na binanggit po ni Karen, and sa lahat po ng backdoor illegal pathways po ng migration. Very good. So, mga sangko po yan. Pwede ba natin masabi next month, meron na po mga karatula? Baka masyado pong matagal yun, Mr. Chair. Baka yun ang gusto ko sa'yo, sir. Next week. First time ko. Wow! Opo, Mr. This is the first time na yung isang empleyado ng gobyerno, binibigyan ko ng taning, yung taning binigay ko, panis. Kasi mas matindi ka sa yusikularyo. So, kailan bukas? Asa po, Mr. Chair. As soon as possible po, Mr. Chair. Oh, well, hindi ko tatanggapin pag-ASAP. It could be, ang ASAP is next month. Tubalik tayo dun sa original sabi ko. Next week po, Mr. Chair. Next week. Next week tayo. Thank you, sir. Thank you, sir. Nabanggit ni Ma'am Karen yung chap-chap sa immigration natin dito sa Pilipinas. Alam niyo itong chap-chap? Hindi ba ito ginagawa dito sa Pilipinas? Dito nangyari? Ang masasabi ko lang po, Mr. Chair, kung dumaan siya sa proper inspection procedure sa regular ports po natin, ay hindi po namin sana napaalis po si Ms. Karen. Naririnig ko po yung chop-chop. Ang ibig po yata sabihin nito is yung pagsa-stamp sa passport. Yun po yung parang code nung mga sindikato. Kasi pagkakintindi ko, sabi niya, ituturo yung sila sa isang lane. Doon ka lang dadaan kasi yung immigration officer doon alam na kung anong gagawin. Kunyari, nagtatype-type sa computer. Kunyari, tatatak-tatak pero wala naman. Kunyari lang, tama? And then lusot ka na. Am I right? Apo, sir. Hindi lalabas yung pangalan namin sa system. Pero pag titingnan mo yung passport, meron po talaga siyang stamp. So, ganun na nangyari kay Alice Goom, marahil. Your Honor, ang pagkakaalam ko po, nangyari yan sa Malaysia. Yes. Hindi po sa Pilipinas. No, wala, alam ko. Ibig sabihin, posibleng nangyayari yan dito sa Pilipinas. Na sasabihin nung kasabat na sindikato, yan o, sa lane number 3 kayo dumaan kasi kaibigan natin yung immigration officer dyan at itchap-chap yung inyong passport. May mga nakasuhan na po kami in the past sa immigration po na gumawa po niyan. So, hindi ho namin tinotolerate ito sa immigration. So, anong polisya meron po kayo in place para masiguro na hindi makalusot na itong chop-chop modus? Meron po kaming SQing para po hindi makapamili ang mga pasahero kung saan po sila magku-queue sa airports po natin. Okay. So, hindi makapagpili mga pasahero? Your Honor, may dagdag po ako. Sige. Meron din pong random seat assignments po sa mga immigration officers po namin sa airport. So, nalalaman na lang po nila yon on the day ng duty po nila. Okay. Nandito ba yung ISAF?
natin. Mr. Chair, good morning. I'm Major Sala from ISAP. Hi, Major. Okay, narinig niyo po yung kwento niya, yung backdoor na dinadaanan ng mga smuggler para i-traffic itong mga kababayan natin. So, posibleng pwede rin gamitin niya ng mga terorista papasok ng ating bansa. Is that something na nasa radar ninyo na para masiguro hindi tayo malusutan ng mga terorista? Yes, Your Honor. Actually, not only in the area of Samba Sulta, but technically all around the Philippines, it could happen, Your Honor. Pero yan po yung minomonitor ng ISAP, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Yes, yes, Mr. Chair. Continuous po monitoring. Yes, we have. Okay. Yung NICA, National Intelligence Coordinating Agency, nandito. NICA, ma'am, your name po? So the same question that I asked sa ISAP, aware po kayo na yung mga backdoor na madaling lusutan ng mga smugglers, ng human trafficker, mga human traffickers. So therefore, pwede rin lusutan tayo ng terorista, ng mga taong masasamang loob galing sa ibang bansa. Yes, Mr. Chair. Nasignalagim dito. Yes, ma'am. Yes, Mr. Chair. Isa po yan sa mga route po na nimamonitor po ng ating mga intelligence officers po sa regional office. So, in fact po, continuous po yung aming coordination, not only yung intelligence gathering ng mismong intelligence officers namin, nakikipag-coordinating po kami sa mga other government agencies po. Like for Coast Guard? Yes po, Mr. Chair. At meron na ho ba kayo na iba to na intelligence report sa Coast Guard para bantayan itong mga tao, grupo ng tao o tao na gusto pumasok ng bansa at naharan ng Coast Guard? Mr. Chair, I cannot remember the exact cases, but meron po tayong mga previous na mga cases wherein may nakuha tayong information from our foreign counterparts, and then naibato po natin doon sa ating mga local law enforcement units po, Mr. Chair. Okay. Coast Guard, meron ba kayong mga naharang? May mga nahuli na kayo na tulad na nangyari ito kala alias Karen? Yes, Your Honor. Sa inyong pagbabantay, napigilan? Yes, Your Honor. May mga cases na rin po tayo. Best cases po natin the past. Again, this is not the sole effort of the Philippine Coast Guard, but through intelligence fusion, networking with our counterpart, particularly with the AFP, the PNP, and of course, intelligence service po ng ating AFP. Thank you, Your Honor. So, nakasuhan po mga ito? Yes, Your Honor. Kumusta naman po yung mga kaso nila? Yung iba po na convict na ay again I will provide the committee with the report po ng aming cases that have been filed that resulted to conviction na in the past, particularly the cases po ng illegal trafficking po, trafficking person. Thank you, Your Honor. DMW, okay naman yung pag-alaga nyo dito sa mga victim? Yes po, Mr. Chair. We will continue to engage all the victims and we will get some important informations in order to prevent future activities like this, Mr. Chair. Okay. Meron bang hindi ko natawag dito present and would like to share their opinion or say anything? Wala. Okay. Coast Guard, mukhang meron kang sasabihin. Masipag si Coast Guard ah. So kung wala, notices and invitations for the next succeeding meetings will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you po.